Hello. So, good afternoon po sa inyong lahat. So, welcome back sa ating channel. So, may gagawin po tayo ngayon na ang gagawin natin ngayon ay laptop. So, ayan. So, problema naman ito, pag pinower on mo siya, papalo lang ang ampere niya, aabot lang siya ng 300 milliamps, tapos mamamatay. Wala siyang display. Ayan. Power on, tapos patay. Wala yung display. Yun ang issue niya. So, check natin siya. Ito siya. Bali, nabaklas ko na yung board. Nandito yung customer natin kanina. So, ito siya. Ipakita ko yung model. Okay. So, ito guys, yung model niya. Ayan. So, Dell. Registered model niya is P16G. So, yun yung 19.5 volts. Okay. Ito siya. Ating i-repair na Dell. So, tinanggal ko na yung RAM niya. Ayan siya. Naka-ready na siya. Para makita ninyo. Ating i-repair. Okay. Start na natin. Repairing. So, ayan. Alagyan natin ang input. Kita ko sa inyo. Kita ko sa inyo yung ating DC bench. So, tasya siya na kayo. Masyado makalat ang aking lamesa. So, marami kasi akong ginagawa, hindi ko na magkaintindihan kung paano. Yan. Kahapon, galing ako ng isang araw, galing Sabado. Galing tayo ng Kainta. So, maghapon yung service. Then, nung kahapon, Linggo, galing naman tayo ng Marikina City. So, nag-service tayo sa printing press. Nagpa-reforma tatlong computer, tapos networking ng mga printer and networking ng tatlong computer. So, yun na. Success naman. Okay naman yung repair. Malaki naman nakikita. So, ito yung next natin ngayon. So, tambak pa rin. Okay? Simulan na natin. Okay. Ayan. Pasaksak natin yung power. So, mapapansin nyo guys din sa ating DC bench. Ayan. Pag sinalpak natin siya, ayan, pansinin nyo lang siya. Okay, hindi siya nakita. Okay. Kung pansin nyo, naka-0 yan. Tapos magkakaroon siya ng, ayan, 0.2. So, 19.5 yung supply natin. So, hindi ko pa pala nailagay yung ating power connector. Okay. Bunutin muna natin. Lagay natin ang power connector sa ilalim ng laptop. So, dito yata ito, ang power. Try natin dito. So, hindi ko tanda kung saan ko binunot. Ano ba ito? Position ba nun ay nakaganto. Hindi yata ito. So, wala pa ako yung schematic. Ito yata. Ay nako, hindi pa alam ang power. So hindi. Hindi siya fit. Sa kabila, wala. Nandito, ito nga dulo. Ay, wala iba. Wala ibang sasaksak ng power. Kundi yun. Okay. Ayan, salpak na natin DC bench. Tapos pansinin nyo siya guys. Ayan, sa power on natin. Power on. Ayan, mapansin nyo. Oh, ayan, 12. Kasi wala tayong memory. Nag 12 milliamps. Processor, uminit ba? Tapos mag-shutdown yan eh. Nagsha-shutdown yan. So, ayan. Bagsak. Balik kali sana. So, yun yung issue niya. So, mag-testerin naman natin yung mga test point natin. So, mag-testerin natin yung mga test point. Ayan. So, naka-ground na tayo. So, DC volts tayo. Ayan. Hirap mag-repair na naka-video. Naka-video pa.
Pero yan, kailangan natin may pakita sa inyo mga newbies and mga YouTubers. Okay? Ano ba tong coil na to? So, naka DC bolt sa eh. Okay, may supply yan na ano. Ito ay para sa 3.3 guys. Itong coil na nandito. Ito is na 5 point. Okay, 5.1. Correct. 5. Ibig sabihin yung ibang coil, wala pa yan. So, power on lang, saka lang lalabas. Yan. So, patayin na natin siya. So, try naman natin kung may shorted. So, buzzer sound lang tayo. Kuna tayong lumayo. Para kinig. Okay, siyempre, dahil may voltage dito. So, possible hindi naman siya shorted. Pero nagbabuzzer siya, no? Yan. O, siguro shorted. Okay, yan. Loko-loko yung tester ko, eh. Hindi eksakto ang ano nito, eh. Ang repair ko na nga lang ay tansya. Tansyahan na lang. So, pero ano naman. Intindihan naman natin yung tester. Tapos, mamurahin lang yan. Okay. May ohms. Ibig sabihin, hindi naman siya shorted. Ang shorted natin ay 3. Nasa 3 point on. So, yan. Yan ang shorted ng tester. So, coil 13. So, malayo naman. So, coil lang ako. Tusok ng coil. Kasi may supply siya. Inspect naman natin sa microscope. Yeah. Open natin. Microscope inspection naman. Tanggalin muna natin tong ating power buttons. Okay? Ito muna tayo sa microscope. Okay. Microscope naman tayo. Microscope tayo. Inspection. Ang anong sira. Okay. Start natin sa dulo. Okay. Inspection. Okay. Clear. Ano tayo? Corroded parts. O kaya basag, sabog. Meron ba? So ito meron guys. May isa. O, possible na yan. Kaya namamatay. Isa na tayo. Corroded parts. Okay. Taba. Okay. Hanap pa tayo. Baka meron pa. So, wala. Pass. Tingnan natin na kaunti. Okay, wala. Crowded parts. Okay. Ayun, meron pa. So, dalawa. May dalawa na tayo. Okay, dalawa na. Bila naman ang board. Ito. Okay. May butas dito. Wala. Labo. Okay. Ayan. Pero dito. Tatlo. Ang bato. Ah, tagus sa kabila. Ayan. Tumagus. Lumagos ang corroded parts. So, tatlo siya. Ito, hanap. Wala. Okay. Start tayo dito. Bilisin natin yun. Nasa na. Okay. Crowded.
tanggal lang. Resistor. Kailangan natin itong ibalik. Yun lang. Hindi ko alam kung anong value na ito. Ano bang ano na ito? So, wala na siyang paa sa ilalim. So, we don't have a schematic. So, wala akong maghanap muna ng schematic na ito. Galing siya dito. Ito. Resistor missing. Ayan siya, easy na to. Ayusin na ito yung wala. Ganda yun. Dito. Ito. Babe, daw. Babe, daw. Ano
Looking schematic muna. Schematic. Ay, nako. So, ayan. Sorry, guys. Salita ako ng salita. So, hindi ko pala na-record. So, may customer kasing dumating. Kaya, pinost ko yung ating video. Ayan, hindi ko na-record. So, kanina pa ako salita ng salita. So, ang ginawa pala natin dito, guys, ay yung sa, ano. So, hindi ko alam kung marirepair pa itong board na ito. So, alanganin. So, sorry. Hindi ko na nakalimutan ko. Nakapost pala. So, may kumuha kasi tayo ng ano, repair na video card. So, nagbayad. So, pinost natin yung video. So, ituloy lang natin. Ano? Sorry, sorry. Sorry, sorry. So, ituloy natin. Explain ko na lang. Okay. Continue. Okay, nasan tayo? So, dito tayo. Sa part na to. So, ayan, ang ginawa natin ay naglagay tayo ng resistor, yung kaninang nasira na resistor na natanggal sa kanyang, ito yung kanyang RTC. So, dito nagkaroon ng problema. So, ang ginawa ko siya, guys, dito, hindi na, ano, nakalimutan natin. So, sorry talaga. So, ang ginawa natin, guys, ay ito. Wait lang, guys, ha? Ayan, next, continue. So, bale, naging issue nito, guys, yung kanina, nakita nyo naman na, so, nag-crude dito sa TC section natin. So, ito, itong resistor na to, is natanggal na siya, hindi na siya nakadikit. So, yung resistor, guys, na natanggal dito is, hindi ko alam kung anong value. So, nag-search ako sa, ano, naghanap ako ng schematic. Ayan. Wala akong makuhang ini schematic na exact na nakalagay dito. So, Binapix, nagtry ako sa Binapix. Iba yung ano, hindi ma-search yung halimbawa, yung PU ano, yung mga name, hindi siya sa ma-search. Kagaya nito, halimbawa, PU601. Kung ano yung label na nasa board, iyan ang nalabas, guys, hindi siya makuha. So, hindi ko alam kung exacto ba talaga yung nakuha nating ano. Pero yan yung binibigay ni Binapix eh. Ayan. Ayan siya oh. Krug. Krug lang. Yan lang yung mga ano. Search ako ng search kanina pa. Hanap na hanap. Inisa-isa ko na yung. So sa website. Nag-isa-isa na tayo. Ayan. Lahat na click ko na siya oh. So Binapix. Yung mga libre. Laptop tip. Labanunis. Insight. Labon insight.com. So nag-try na tayo. Hanap ako ng board view, schematic. So, sinerch ko na yung model ng board natin. Ito yung model ng board natin. So, ayan. So, wala pa rin. Na-download ko na yung mga yon. So, libre naman kahit kay Binapix. So, wala. Member man tayo kay Binapix. So, wala tayong makuha. Ano, hindi ko alam. I don't know. Basta, yun. So, wala tayong makuha. Ngayon, ang issue dito, ang ginawa ko na lang diyan, guys, ay kumuha na lang ako ng resistor. Sabi nga ay pachamba. Yan, chachambahan natin ngayon. Titingnan natin kung chachamba tayo. Ayan. So, nilagay ko na siya, guys. So, yun nga, nakalimutan natin ang hindi pala tayo naka-record, salita tayo ng salita. So, ayan. So, nilagyan ko na siya ng ayan, ng mask. Tapos niligyan ko ng linya. Kasi yung ang nangyari dito, guys, ito yung lumang modelong laptop na Dell. Yung kanyang naging corroded, so yung pinaka PCB lines niya, PCB line naputulo, ano na, wala na, kinalawang na. Sabi nga, wala na pag-asa, pero subukan lang natin, try and try, di ba? Nasa RTC section, so yung startup natin, napapansin nyo kanina, pag power on natin, diba, pag ano lang siya, 300 milliamps, so hindi namamatay. So yun yung ating issue ngayon, sa possible trip 3 volts section ang ating may problema. So, yan. Tapos, yung sa kabila, yung sa kabila natin, ito, nakutkot ko na rin. Ito siya, guys. Ito. Yan. Ito pa, isang problema, guys. So, problema pa ito. Isa pang pinakamalaking problema ko. Yan. Ang problema nito, guys, yan, kagaya niya, wala tayo schematic. So, yung mga pyesa,
ay wala na, tumatalbog na, talagang ano na, matanggal na. So ngayon, ang purpose nito, kung akong titingnan lang, ito ay touchpad. So ngayon, magiging issue nito is touchpad kung wala ang mga to. Yan. Touchpad yan. Ang problem, ano to. So ang nawawala dito ay, ito, kapasitor. Madali lang naman to, kapasitor. Tapos dito, kapasitor. Na, medyo white, white siya na kapasitor. Parang fusible kapasitor ang tawag dun eh. Itong dalawa na to. Para siyang kagaya na ito. Pero white siya eh. Fusible, parang fusible capacitor yata ang tao. Yun yung alam ko eh. So, I don't know. Wala tayo schematic eh. Pero capacitor pa din yan. Tapos, ito guys, resistor. Yun ang problema, yung value ng resistor na yan. Tinester ko yan. Connected yan dito sa touchpad. Yan. Yan. Bali, ano to eh. Tapos ang problema pa, yan. Yun pa yung isang problema. So, decided na ako na hindi ko na ito gagawin. So, mag-mouse na lang yung customer. Ito guys, yung line nito, wala na siyang line. Ito. Wala na, putol na yon. Yung mga line na yan ay nangaputol-putol na. Parang kinain na siya na. Hindi, dahil corroded siya, kinain na siya ng kalawang. So, putol na siya. Ayun yung magiging issue. So, ngayon, hindi ko pa siya, parang ayaw ko na nga gawin. Parang gusto ko na ibalik sa customer. Yan. Pero susubukan pa rin natin. So, kapag gumana, nag-power on, dun sa RTC sa kabila kanina, subukan natin itong, subukan ko siya. Subok lang ba? Kaya lang, yun, pero, tingin ko kasi, yung tinester ko to, itong line na to, ito yung kung saan ay data line. Yan, putol na kasi. Tapos ito, yun. Yun yung ano problema. Tapos yung mga, saan ko'y kakabit yung mga capacitor. Ayun, medyo apat to. 1, 2, 3, 4. Apat nga baga to. Apat nga siya. Putol yung lines, tapos yung mga inner lines niya, putol na rin. So, wala na yan. Ganyan na lang yan, oh. Yan, ano ko na. Nasipat na to. Ayan, tapos yung isa, meron pang isa dahil tatlo ito. Nasaan pa yung isa? Tingnan natin, nawala na ba siya? Ang ginawa ko, ginamperan ko na lang. Nagjumper na lang. Ito guys, yan, sa kabilang section, malapit sa may. Ang supply nito ay, eto. Saan ba? Yan guys. So, yan, nakita ko rin yan. So, likod dito ng RTC section. Yan, likod yan ng RTC section. So, ito, putol yan guys. Putol, hindi connected. So, ginamper ko na siya. Sa RTC section yung nawawala natin, 3 volts. Kaya si kaya siya nag, ano lang, pumapalo lang siya ng 300 milliamps, tapos nagmamatay, hindi nagtutuloy. And wala siyang display kasi, siyempre, hindi nga umaakyat. So, testingin natin siya ngayon. Okay? Bago natin i-continue yung touchpad, tanungin ko na lang yung customer kasi, ayun, medyo, napaka ano nito, lumang modelo na, tapos wala tayong schematic. So, yan. So, ngayon, subukan natin siya ng i-testing. Sana mapagana natin magkaroon siya ng display. Kasi magkakaroon tayo ng pag-asa kasi wala siyang display. Try natin kung yung ating RTC section ay mag-okay na. Okay? So, kabitan ko siya ng LCD. Kunin ko lang LCD. So, nakalagay na yung heatsink. Tingnan natin. Ito yung ating LCD section. Ito yung ating LDBS. So, dito yung ating power. Okay, try natin. Okay, LDBS nakasalpak na. Ito isa sa camera to, guys. Ayan. So, ito ay LED, G-LED siguro sa ilaw. G-LED din nakalagay, J-LED. So, ito yung power natin dito sa kabila. Nakalagay dito ay J media. So, I don't know, J media nakalagay. J media. So, wala ko schematic eh. Yan, pero sakto naman siya, shoot na shoot. J media. Ayan. Eh, siyempre, ito yung power button eh. So, supply natin siya. Ayan. So,
Pakita ko sa inyo ha. Pasensya na kayo, gulo na ng aking ano. Gulo na ng aking working station, talagang maraming repair. Ayan, so kita naman yung ano eh. Ayan, naka-00 tayo, tapos 19.5. So, del tayo, del ang ginagawa. So, ayan, 19.5. So, plug natin. Ayan, so nagkaroon tayo ng ampere. Kumagat ng 0.02 ampere. Ibig sabihin, kumakagat siya, yung kanina pa rin naman. Okay, so testingin na natin siya ngayon. Sana magkaigi para may pera at maganda. Power on. Ah, di tumuloy. Namatay. Ayun, umilaw. Nag-restart yata. Ah, parang ano lang. Bumubuelo. Ayan, umilaw guys. Ayan. Ayan, namatay yata. Ah, ayun. Bumubuelo yata. May pagbuelo pa. Ayun, nagka-display. So, ayan. Oo. Tingnan natin kung mamamatay. Ayan, ang nakalagay ay information, configuration, information, please set the program, time of day, not set. Okay, siguro kasi natanggal natin yung ano eh, siguro na-stuck na ito eh, na-stuck siguro to. Ayan, so may problema sa RTC section kasi ano nga eh, RTC section yung nagkaroon ng problema eh. Pag gano'n na tumataas na hanggang 300 milliamps, so matik sa RTC section yung may problema sa 3 volts power button o kaya ano RTC section. Ayan. So, ayan. Nag-continue siya, oh. Tingnan nga natin. Hindi na siya namamatay, guys. Ayan. Ibig sabihin, okay na. Magana. Ayan. Ito touch pa. Dito yung problema ko. Kasi, wala akong makita yung schematic. Ayan. May lang problema. Chat ko yung customer ko muna. Kung approve sa kanya sa... Kasi wala na siyang line guys. Hindi ko maano yung identify yung resistor. Kasi dalawang resistor ang nandito. So yung value yung ano eh. Yan yung problema. Touchpad. Kung hulaan ko lang yung ano. Kukuha lang uli ako ng resistor sa ano. Kung ano mo. 1K. O kaya ohms lang. Oh, maglukulo ko rin, magkaroon ng problema. So, bagay, karoon na siyang display. At least may power na siya. Buha ko chat yung aking customer. Kung anong approval niya. Kasi alanganin na ang ating ano eh, touchpad. Okay? Sweet for a while. So, ayan. So, approved naman ng customer. So, kailangan na yung mouse na lang. Gagamitin lang naman niya sa Google Chrome. Sa token. Pang token daw. Browsing lang. So, sirating kasi yung keyboard daw nito eh, sabi ng ating customer. So, bibilhan naman daw siya, may nakita daw si Shopee na mura lang para sa keyboard nito. So, magmamouse na lang siya. Ayan, kasi sira din ang battery nito kasi nice. Hindi siya gumagana eh. So, ayan, sa simbolin ko na lang siya guys. Then, ayan, okay na yung ating repair at least. Ayan, hindi siya namamatay guys. Okay na okay. 100% gumagana siya. Ayan, kasi ang problema naman yun. Yes, ganun yun. Hindi nagpa-power on. So, RTC section niya nagkaroon ng issue. Okay na po siya. Hanggang dito na lang. Ang ating repair. Sana kahit pa paano yung nakatulong sa inyo. So, ano lang naman to eh. Basic. Parang basic lang siya. Kung nakita nyo ganun na sa napulot nyo lang ditong aral siguro sa mga baguhan na technician ay yun. Pag magamit kayo ng DC bench pag pumapalo lang siya ng 300 milliamps o kaya 0.6 milliamps or 0.3, 0.2 milliamps. So may problema yung 3.3 section niya. Yung 3.3 volt section. Yun yung kalimitang ano. Based lang sa experience ko. Hindi ko lang alam sa iba. So yun. Yun lang yung aking nakikita ng ano. So yun yung makakatulong sa inyo in case na magkaroon kayo, maka-encounter kayo ng ganun. Ano lang, 600 milliamps, 300 milliamps, ano, may problem siya sa 3.3. Power on, o kaya sa ano, SIO, ayan, may 3.3 yan eh. So, yun yung isang issue.
TC section. Yan, saka yung RM, then RM recent, RM. Ayan, so alam nyo naman master sa mga technician, alam naman yun. Ayan, so hanggang dito na lang ating video. Thank you for watching. Bye-bye.